Masaya natin ipaganda ang pagdating ng manunubos, tagapagligtas natin. Tuwirin mga landas, mga alitan ay tapusin, sapagkat si Kristo'y darating. Simula pa man nung unang-una, nang ang tao'y malubog sa sala, minangakong ang birhen ay maglilihi. Ang sanggol niya ay Emmanuel. Masaya natin ipaganda ang pagdating ng manunubos, tagapagligtas natin. Tuwirin mga landas, mga alitan ay tapusin, sapagkat si Kristo'y darating. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Sa ating pong paglalakbay bilang isang Kristiyanong komunidad, nasa 3rd linggo po tayo sa panahon ng paghahanda sa pagsilang ng Panginoon. 3rd linggo ng Adbiyento, at kilala ito bilang Linggo ng Gaudete. Linggo ng Gaudete, Latin para sa kagalakan, kasiyahan. At ngayon din sa Archdiocese ng Maynila, ito rin ay linggo para sa pagsusuporta para sa ating mga seminarista. Gayun din, kapistahan ng Birhen ng Guadalupe, patrona ng bansang Pilipinas. At special din ang ating pagdiriwang, sapagkat sa loob ng misa, itatalaga ang ating mga bagong lektor at mga tagapagtugon tuwing may kalamidad, ang ating mga responders. Ipagdasal po natin sila. Mga kapatid, aminin po natin ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating makasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan at mawain, tunghayan mo ang pananabik ng iyong sambayanan sa Pasko ng pagsilang ng Panginoon naming mahal. Pasapitin mo kami sa kagalakang dulot ng kanyang pagtubos, at pasiglahin mo kami sa pagpapasalamat sa iyong kaloob. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Sofonias. Umawit ka ng malakas, lunsod ng Sion. Sumigaw ka, Israel. Magalak ka ng lubusan, lunsod ng Jerusalem. Ang mga nagpaparusa sa iyo ay inalis na ng Panginoon.
at itinapon niya ang inyong mga kaaway. Nasa kalagitnaan mo ang hari ng Israel, ang Panginoon. Wala nang kasawiang dapat pang katakutan. Sa araw na yaon ay sasabihin sa Jerusalem, huwag kang matakot, Sion, huwag manghina ang iyong loob. Nasa piling mo ang Panginoong iyong Diyos. Parang bayaning nagtagumpay, makikigalak siya sa iyong katuwaan. Babaguhin ka ng kanyang pag-ibig at siya'y masayang aawit sa laki ng kagalakan, gaya ng nagdiriwang sa pista. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos na kapiling ng bayan ay masayang papupurihan. Diyos na kapiling ng bayan ay masayang papurihan. Ang Diyos ang siyang nagliligtas sa akin. Tiwalang tiwala ako at wala muntimang pangamba. Sapagkat ang puon ang lahat sa akin. Siya ang aking awit, ang aking kaligtasan. Malugod kayong sasalok ng tubig sa batis ng kaligtasan. Diyos na kapiling ng bayan ay masayang papurihan. Magpasalamat kayo sa puon. Siya ang inyong tawagan. Ipaalam ninyo sa mga bansa ang kanyang ginawa. Ipahayag ninyo ang kadakilaan ng kanyang pangalan. Diyos na kapiling ng bayan ay masayang papurihan. Umawit kayo ng papuri sa puon, sapagkat kahanga-hanga ang kanyang ginawa. Ipahayag ninyo ito sa buong daigdig. Mga anak ng Sion, umawit kayo ng buong galak, sapagkat nasa piling ninyo ang dakila at ang banal ng Israel. Diyos na kapiling ng bayan ay masayang papurihan. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Pilipos. Mga kapatid, magalak kayong lagi sa Panginoon. Inuulit ko, magalak kayo. Ipadama ninyo sa lahat ang inyong kagandahang loob. Malapit na dumating ang Panginoon. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin nyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. At ang di malirip na kapayapaan ng Diyos ang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Espiritu ng may kapal na sa akin upang handaan ang mga dukha ng aral. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon.
Noong panahon yun, tinanong ni Juan Bautista, si Juan Bautista ng mga tao, kung gayon, ano po ang dapat naming gawin? Kung mayroong kang dalawang baro, bigyan mo ng isa ang wala. Ganyan din ang gawin ng mga may pagkain. Tugon niya. Dumating din ang mga publikano upang pabinyag at itinanong nila sa kanya, Guru, ano pong dapat naming gawin? Sumagot siya, huwag kayong sumingil ng higit sa dapat singilin. Tinanong din siya ng mga kawal, at kami, ano naman ang dapat naming gawin? Huwag kayong manghihingi kanino man sa pamamagitan ng pamimilit o pagpaparatang nandito too. Masiyahan kayo sa inyong sahod. Sagot niya. Nagahari sa mga tao ang pananabik na darating na Mesiyas at akala ng marami si Juan ang kanilang hinihintay. Kaya't sinabi ni Juan sa kanila, binibinyagan ko kayo sa tubig, ngunit ang darating na kasunod ko ang magbibinyag sa inyo sa Espiritu Santo at sa apoy. Siya'y makapangyarihan kaysa sa akin at ni hindi ako karapat-dapat magkalag ng tali ng kanyang panyapak. Hawak niya ang kanyang kalaykay upang alisin ang dayami. Titipunin niya ang trigo sa kanyang kamalig, ngunit ang ipay susunugin sa apoy na hindi mamamatay kailanman. Marami pang bagay ang ipinangaral ni Juan sa mga tao sa kanyang pagpapahayag ng mabuting balita. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Bautista'y sandigan, tayo'y binibinyagan. Bautista'y sandigan, tayo'y binibinyagan. Ngayong Linggo ng Gaudete ng Kagalakan, binabati po namin kayo sa pagpapala, pagbibindisyon, pagbibiyaya, pagkakaloob ng napakaraming grasya mula sa ating napakabait na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Iba po ang kulay ng aking damit pangmisa, kulay rosas, at ang ikatlong kandila po sa ating korona ng Adbyento na kasindi, kulay rosas. Ito ay sa Latin, Gaudete, kagalakan. Itong kagalakan, katuwaan, kasiyahan, hindi ito yung mababaw na nagkwekwentuhan tayo, natutuwa tayo, nagagalak. Hindi ito pansamantala. Pagamat ang kagalakan na tinutukoy ko ay galing sa kalooban natin na mula sa Kanya. Ipaliwanag natin pag nilayan natin itong kagalakan ito mula sa salita ng Diyos, Sophonias. Sulat ni San Pablo sa mga taga-Pilipos at Ebanghelyo ayon kay San Lucas. Ang pinaka-esensya ng Ebanghelyo ni San Lucas ukol sa ating patron, patnubay, halimbawa, pintakasi, gabay, patnubay, si San Juan Bautista. Akala ng mga marami, dahil sabik na sila sa Mesiyas, akala siya, sabi kagad ni San Juan Bautista, hindi ako. Klaruhin natin yan. May darating na mas higit sa akin. Hindi ako ang Mesiyas. At yung darating pagkatapos ko, hindi ako karapat-dapat nakalagin ang tali sa kanyang panyapak, sa kanyang sandalyas.
Klaro ba? Hindi siya ang Mesiyas. Si Kristo na darating ang Mesiyas. Ano po ang tagalakang ito na kailangan natin matuklasan? Sofonias, unang pagbasa, ang kagalakan nito ay hindi lang pang isa, hindi lang pang individual, hindi ka nagsosolo na natutuwa. May kasama ka, mutual. Ang konteksto nito, sinabi sa unang pagbasa, pangkomunidad, katulad ng pagdiriwang sa pista. At sa pista, pangkomunidad, maraming tao ang nagagalak na sisiyahan. Kaya kung ang tunay na kaligayahan mula sa Panginoon ay nakabatay, nakaugat sa Kristiyanong komunidad, kaya tumatagal ito. At ang description, tayo'y masaya sa isa't isa. Ngunit ang description, natutuwa ang Panginoon sa ating kagalakan. Natutuwa ka dahil kasama natin ang Panginoon. At ito, makinig tayo. Babaguhin ka ng kanyang pag-ibig, pagmamahal. Kaya nga hindi ito panandalian eh. Katulad kay Maria na tumugon, birhen ng Guadalupe ngayon. Ha? Ang pagmamahal, sabi ni Maria sa Panginoon, sapagkat ang buhay niya ay para sa kanya, minamahal kita, Panginoon, araw-araw. Ano ang tugon ng Panginoon sa kanya? Minamahal kita, minuto, bawat sandali. Kung mapapakinggan mo yung mga katagan ng pag-ibig, kikiligan ka. Mananatili ka sa pag-ibig ng Panginoon. Yan ang tunay na kasiyahan dahil pagmamahal. Naranasan niyo ba yung pag-ibig na matamis? Yan po, kagalakan, pangkomunidad. Dahil ang Diyos kasama natin na siyang pagmamahal. Sa pangalawang pagbasa, sulat isang Pablo sa mga taga-Pilipos, palalimin natin ating pagninilay ng kagalakan po. Sabi ni San Pablo, magalak kayong lagi sa Panginoon. Inuulit ko, magalak ka, hindi lang ito. Okay, dundag tayo. Ang sinabi dito, dinugtong niya, ipadama ninyo sa lahat ang inyong kagandahang loob. Kanina sa unang pagbasa, ang Diyos, nakalimutan ko nga pala, bukod sa pinapadama niya pag-ibig niya, aawit pa siya sa atin. Yun ang sabi ko. Patawarin niyo po ako, senior moment. Sabi ko na nga ba, may nakaligtan ako. Yung sa, ang Diyos na umiibig sa atin, inaawitan pa tayo. Oh. Pasensya na, senior moment. Sa pangalawa na po ako. Dahil minahal niya tayo, ay ipakita natin ang kagalakan natin sa pagkakawang gawa, pagtutulong, pag-ayuda, pagkakaridad. Kasi minahal tayo na bago tayo, tayo po'y uusbong ng kanyang pag-ibig sa kapwa. Sa ating Ebanghelyo ayon kay San Lucas, yung mga tao, sabik na sabik, kay San Juan Bautista, linalapitan, sabi ng mga tao, ano ang gagawin namin? Ano gagawin namin? Konkreto, ano ba gagawin namin? Handa na kami magbago. Ano sabi ni San Juan Bautista sa mga tao, ha? Sa mga tao. Yung may sobrang damit sa inyo, yung may dalawang damit, may extra, ibigay sa wala. Gayun din ang sa pagkain. Ha? Pagkain. Kaya yung sobra-sobrang pagkain sa mga Christmas party, yung mga nagugutom, ibahagi. Ha? Ha?
Malinaw ba yun, ha? Sa unang pagbasa, pero iniuubay ko po yung mga pagbasa na, ang kagalakan, ang Diyos, ay kasama natin siya pa'y umaawit sa kanyang pag-ibig. Pangalawa, ang kagalakan, kasi natutuwa tayo eh. Ang tunay na kaligayahan, hindi pansarili. Kung hindi kung napapaligaya mo yung ibang tao, dumako na po tayo sa ating ebanghelyo na bagamat nabanggit ka ayon kay San Lucas. Ano pa ba ang kagalakan? Tinanong ng mga sundalo, ng mga kawal, ng mga naka-uniforming serbisyo, ano ang gagawin namin? Bukod sa sinabi na huwag kayong pamamaraan nyo, hindi pamimilit. Ang pamamaraan nyo ay hindi sa pagbibintang ng mali. Maging masaya kayo sa inyong tinatanggap. Maging kontento kayo. Yan ang kasiyahan, pagkakontento. Nung nakaraang linggo, paano pinakilala ang ating patron? Nung panahon ni San Juan Bautista bago siya banggitin, oh, nandiyan ang mga Cesar, nandiyan ang mga Pilato, nandiyan ang mga Herodes, nandiyan yung mga Kayapas, mga matataas na tao. Nung pinakilala si San Juan Bautista, siya'y mapagkumbaba sa ilang, simple lamang siya. Kaya nga sinabi sa mga kawal, sa mga sundalo at sa atin din, maging kontento tayo sa ibinigay ng Panginoon. Idugtong ko ito sa piyesta ng Mahal na Birhen ng Guadalupe. Kasi po, tinatapakan ng Mahal na Birhen yung kasamaan. May simbolo tayo doon sa puno ni Jesse, di ba? Si Eva, yung ahas. Si Maria, tinatapakan yung ahas, yung kasamaan. Ano ba yung kasamaan? Ang layunin ng buhay na pakikipagkaisa sa Diyos, ang tumatalo dito yung inaakala nating mga malalaking bagay. Oh, gusto ko maging Cesar, gusto ko maging Pilato, gusto ko maging Herodes. Sa akala mo. At ang tukso kay Eva, anong tukso ng Diablo? Magiging Diyos ka. Nabilog na bola yung ulo mo. Yan, nahulog. Si Maria, nakita na niya ang tunay na pag-ibig, ang Diyos. Patahanap ka pa sa iba. Nakita mo na yung tunay. Nagpaloko ka naman. Yan na nahulog. Okay na, ha? Ulitin ko po yung kagalakan. Ang kagalakan ay ang Diyos kasama natin sa kapistahan na nagmamahal at umaawit sa atin. Pangalawa, ang kagalakan, ang kasiyahan sa pagiging pagbibigay ng kasiyahan sa ibang taong nangangailangan. At pangatlo, itong hamon sa atin, maging kontento, maging masaya sa piling ng Panginoon. Tutula na po ako. Si Juan Kaibigan, Bautista'y sandigan, daan ay patagan, kanyang sinipagan, punta lalawigan, sa dalampasigan, birtud diniligan, kapita-pitagan, pag-asa'y dagdagan, masamay ilagan, iwas katanyagan, sigaw niya'y pakinggan, dinggin panawagan, bigay kahulugan, nililiwanagan at binibinyagan. Binibinyagan. Espelengin natin ang binibinyagan.
B-I-N-I-B-I-N-Y-A-G-A-N. B, baguhin ang buhay, pakiulit po. I, ingatan ang kaluluwa. N, nangungumpisal tayo. I, iwanan ang kasalanan. B, bisyo ay alisin. I, iwaksi ang masama. N, nagmamakaawa tayo sa Diyos. Y, yakapin ang nalulungkot. A, alamin ang tama. G, gumawa ng kabutihan. A, akayin ang mahihina. At huling letra po, N, ngayon, magsimula tayo. Sa tulong ni Maria, Birhen ng Guadalupe ni San Jose, nawa tayo po, masaya po tayo yung nagagalak sa piling ng ating Nuestro Padre Jesus Nazareno. Amen. Magsitayo po ang lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos tamang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumaong. Nang maikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, nalulukluk sa kanan ng Diyos tamang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at tuhukom sa mga nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng mga nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Maliban po sa mga itatalagang mga lektor, lingkod ng Parish Ministry of the Word, at sa ating mga tumutugon tuwing may kalamidad, mga responders, maliban sa kanila, mangyaring umupo muna tayo. Umupo muna. At sa mga umuupo, ipagdasal natin ang mga itatalaga nating mga maglilingkod sa ating simbahan. Mga kapatid, kayo ay naririto upang ipahayag ang inyong pangangako sa paglilingkod sa Diyos at sa kanyang simbahan bilang mga kasapi ng Ministry of the Word at mga responder sa ating parokya. Ipahayag ninyo ngayon sa harap ng dambanang Panginoon at sa harap ng kanyang sambayanan ang inyong pagnanais na akuhin ang tungkuling ito. Kayo ba ay nangangakong maglalaan ng kakayahan at panahon upang matapat na ganapin ang inyong tungkulin na maglingkod sa Panginoon lalo na sa banal na misa? Opo, nangangako kami. Kayo ba ay nangangakong susunod sa mga tuntunin ng Ministry of the Word at sa ministry ng mga responders? Igagalang ang pamunuan nito at ng simbahan at gagampanan ang tungkulin sa inyo ay iatas? Opo, nangangako kami. Kayo ba ay nangangakong palaging magdarasal at magpapakabanal? Gagamitin ang inyong kakayahan sa pagganap ng kalooban ng Diyos at itutulad ang buhay sa ating Poong Jesus Nazareno na siyang humirang sa inyo bilang kanyang mga lingkod? Opo, nangangako kami. Nawa ang makapangyarihan Diyos na siyang pinagmumulan ng lahat ng pagpapala
ang siyang magpatibay ng inyong pangako at ipagkaloob na kayo ay laging maging matapat. Ama naming makapangyarihan, tinawag mo kami upang maglingkod sa iyo at magpuri sa iyo bilang isang pamilya ng simbahan. Masdan mo na may habag ang iyong mga anak na naglalaan ng kanilang kakayahan upang kanilang magampanan ng tapat ang kanilang tungkuling pamunuan ang sambayanan sa pagsamba at pagpupuri sa iyo. Basbasan mo sila at dalisayin upang ang buong sambayanan ng simbahan, ang iisang katawan ng iyong anak, ay magkaisa ng pananalangin at pagsusumamo sa iyo. Hiniling namin sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Salubungin po natin sila ng masigabong palakpakan. Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, sa gitna ng mga paghihirap sa buhay, kami nagsusumamo sa iyo, Ama, upang patuloy kaming kumapit at manatili sa wagas na pag-ibig at kagalakan sa piling mo lamang matatagpuan. Buong puso kaming dumadalangin. Panginoon, tulutan mo ng kagalakan ang aming puso. Panginoon, tulutan mo ng kagalakan ang aming puso. Bigyan mo nawa ng karunungan at banal na pagkatakot sa Diyos ang lahat ng namumuno sa simbahan upang magampanan nila ang kanilang tungkuling ng may galak, kapayapaan, hustisya at pagmamahal. Manalangin tayo. Panginoon, tulutan mo ng kagalakan ang aming puso. Sa pamamagitan ng pagpapakumbaba at pagmamahal, naway isang tabi ng mga naglilingkod sa pamahalaan, ang kanilang mga pansariling interes at mga munting hinaing upang maakay nila ang kawang kanilang pinagsisilbihan tungkol sa pagkakaisa at kapayapaan. Manalangin tayo. Panginoon, tulutan mo ng kagalakan ang aming puso. Sa gitna ng aming pinagdaraan ng pandemya, patuloy nawa kaming manabik sa iyo, O Diyos. Masumpong ang kawa namin sa taimtim na pananalangin at pagkakawang gawa, lalong-lalo na sa mga may sakit, manalangin tayo. Panginoon, tulutan mo ng kagalakan ang aming puso. Pagalingin mo nawa kaming mga nangangailangan ng paghilom sa gunita, damdamin, katawan at kaluluwa upang maging karapat dapat kaming magpuri sa iyo nang may galak sa aming mga puso, manalangin tayo. Panginoon, tulutan mo ng kagalakan ang aming puso. Salubungin nawa ng may galak ang aming mga kapatid na yumao at hiyatid sa kanilang walang hanggang kapayapaan sa piling mo, manalangin tayo. Panginoon, tulutan mo ng kagalakan ang aming puso. Ama, tulutan mo ng galak ang aming mga puso. Dinggin mo na may awa ang aming mga abang pagsusumamo upang matagpuan kaming karapat-dapat sa pagdating ni Jesucristo sapagkat sa piling niya magiging ganap ang kagalakan sa aming puso
siyang nabubuhay at nagahari kasama Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiyo po na po ang lahat. Aming handog ang tinapay at alak alay ng bayang umaasa sa pagdating mo. Gayun din aming hinahanda ang aming puso upang di ito'y manahan ka sa pagdating mo. Ang ulilang lupaing malaonang tigang ay muling magsasaya. Mananariw at mamumulaklak ang ilang at ito'y aawit sa tumba. Panginoon, aming handog ang tinapay at alak alay ng bayang umaasa sa pagdating mo. Gayun din aming hinahanda ang aming puso upang dito'y manahan ka sa pagdating mo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maihain nawang lubos ang matapat naming paglilingkod sa pagganap na itinatag ng iyong anak at sa pakikinabang ng iyong pagtubos sa aming lahat, sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Siya'y isinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya ikinahiyang mamuhay ng mahirap upang mapakisamahan niya kaming matapat. Siya'y naging hindi na sa iba sa amin upang maitampok niya kami sa iyong piling sa kanyang lantarang muling pagdating. Ang pakikisama niya ay puspusang magniningning at ang pangako niyang kapanapanabik ay inaasahan naming lubos na makakamit. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka buong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian, langit lupa'y nagpupuri sa iyong kadakilaan. Dinarakilan ng lahat ang naparito mo, anak, na siyang nagmulat sa bulag, sa pilay ay nagpalakad at nagiramay sa lahat. Magsiluhod po ang lahat.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong balalamakalob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bagay niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawa kanya ang tinapay, pinasalamatang kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanya malagad at sinabi, "Panggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan ay hahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inibot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, "Panggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nagbago at walang hanggang tipan. Aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng makasalanan, gawin ninyo sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniali namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat na mapumanaw. Ipagdasal po natin ang lahat ng mga yumao sa kapanahunan ng pandemya. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagdapating kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birhing Maria na ina ng Diyos, ang Birhen ng Guadalupe, ng kabiyak na puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, San Aloysius Gonzaga, San Sebastian, San Lazaro, San Roque, ni San Juan Bautista at ng lahat ng mabanal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen, 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 amen. Sa tagubili naman nakakagaling na utos sa turo ni Jesucristo na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa lahat ng kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa iyong apostol, kapayapaan iniiwang sa iyong aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ng aming pananampalataya at huwag ang aming mapagkakasala. At pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa iyong sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan.
Amen. Mga kapatid, mga kaibigan, sumayo po ang kapayapaan ng ating Panginoon. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mainayayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Sa iyo'y
Panginoon, hanggang kailan kami sa iyo'y maghihintay? Halika na, magbalik ka, pangako mo'y tukdin mo na. Pangako mo'y tukdin mo na. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinagsaluhan namin ngayon sa ikapagpapatawad ng makasalanan ay magpagindapat nawang kami maging handa para sa Pasko ng pagsilang ng anak na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin kay San Roque. O pinagpalang San Roque, pintakasin ang may karamdaman, lingapin mo pong aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangyarihan na nung ika'y narito pa sa daigdig, maraming gumaling dahil sa pagkandanda mo sa kanilang kamahal-mahalang krus. Ngayon kayo nilulahati na dyan sa langit, nananalig kami ngayong pamamagitan ay lubang magaling. Ialay mo po sa Panginoon Diyos, siyaring aming mahinaing. At sa tulong po ninyo, ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan, pakundahan sa mahihirap at sakit ng Panginoon sa Kristo at inyong mga panalangin. Amen. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami madya sa salot ng COVID-19 at sa makaramdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami madya sa salot ng COVID-19 at sa makaramdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami madya sa salot ng COVID-19 at sa makaramdaman ng katawan at kaluluwa. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko kayo tingin ang pagbabasbas. Ang makapangyarihan Diyos, Ama ng bugtong na anak, ay siya nawang magpabanal sa inyo. Pakundangan sa liwanag ng kanyang pagdating at siya rin nawang pumuspos sa inyo ng pagpapala ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Patataginawa niya kayo sa pananampalataya, paligayahin sa pag-asa at pakilusin sa pag-ibig na puspos ng sigla ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ngayong nagagalak sa pagdating ng nagkatawan taong manunubos ay puspusinawa niya ng gantimpalang buhay na hindi matatapos kapag siya'y dumating na may kadakilang lubos, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Paglayin po niyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Yesu Cristo. Salamat sa Diyos. Cristo Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, narangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, ilulwalhati ka namin.